The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa inyong lahat at magandang araw po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa programang ito, lalong-lalo na po sa lahat ng mga anak ng Diyos na nanonood po ngayon mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng buong mundo. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati mula po dito sa Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored. Tunay po na nagagalak po tayo sapagkat muli makakamtan naman po natin ang mga preskong mana ng revelations mula po sa ating makapangyarihang ama sa pamamagitan ng kanyang anak, Pastor Apollo C. Quiboloy, dito lamang po sa kanyang pinagpipitagang programang Powerline. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga sa iyo, Tony, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa buong sanlibutan, saan man po kayo naroon, naabot ng aking tinig ngayon, pinapaabot ko po sa inyo ang napakagandang araw na ito. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras at kalahati sa pagtalakay sa mga mana ng kapahayagan na alam kong magbibigay sa inyo ng sakdal na kaligtasan. Sinabi niya, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya manatili po kayo, samahan ninyo ako, tatalakayin natin ang mga espiritual at manang kapahayagan na ito para po sa inyong ganap na espiritual na pagpapala. Maya-maya, tatalakay din po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa, kung ano ang kalooban ng Amang Makapangyarihan dito, at abangan po ninyo ang aking basbas na pagpapala para sa paghayo ninyo sa araw na ito. Palagi kayong may kalakasan, may katagumpayan, at may kagalakan. Ang lahat ng ito ay inyo lamang matutunghayan, matatagpuan dito sa inyong natatanging programang Powerline. Praise the Father, maraming salamat po, Pastor. At bago po tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito, purihin po muna natin ang ating Ama sa pamamagitan ng napakagandang awiting ito. Purihin ang Ama. Doubts may try to settle in your soul, but even now, a friend, the thought is in control. Just a faith the sun will shine again, the dark clouds will vanish, and the rain will end. There's a brighter day around the bend. I know the sun will shine again. Yeah.
Praise the Father, isa pong napakagandang awitin para po sa mga nawawala ng pag-asa sa mga oras na ito. Manalig po kayo at darating po ang panahon na sisikatin po ang araw. Malay niyo po, the sun will shine brighter than yesterday. Praise the Father. Pastor, sa ating pong nakaraang talakayan, pag-usapan po natin at inyo pong nabangkit na hindi po sapat ang pakikinig lamang po sa kanyang mga salita. Ang higit po na importante upang tayo po ay maligtas ay ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban sa ating mga buhay. At para po sa ating topiko sa araw na ito, Pastor, ito po ang tanong. Pastor, inyo pong ipinaliwanag ang malaking pagkakaiba ng pagiging reliyoso at pagiging espiritual. At upang tayo ay makilala ng Ama, kinakailangan munang isuko ang sariling kalooban at magsisi at ipanganak ng muli sa Espiritu. Sa kadalasang panahon, Pastor, may nangyayaring salungatan sa pagitan ng sariling kalooban at kalooban ng Ama. Maaari niyo po bang bigyan ng kaliwanagan ang tungkol dito, Pastor? Napakaganda, Tony, na ipagpatuloy natin yung ating mana ng kapahayagan na iniwan natin noong nakaraang episode, kanina-kanina lang. At nagpapatuloy po itong mga episode na ito ngayon sa ating Powerline. Mula po dito sa Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored, pinagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa mga mana ng kapahayagan na napag-usapan natin noong nakaraang episode. Sinabi ko nga na maaring relihiyoso ka pero hindi ka espiritual, sapagkat ang pagiging relihiyoso at pagiging espiritual ay dalawang magkaibang bagay. Ang relihiyoso ay ang mga taong nakikinig pero hindi sumusunod. Kaya sinabi ng Ama sa kanila, walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin sapagkat malapit ang mga bibig ninyo, malayo naman ang mga puso niyo. So, nakita rin natin sa ating mga salita ng Ama na ating napag-aralan na yung mga nakikinig at tumatanggap o nakikinig o at sumusunod ay tulad ng isang tao matalino na nagtayo ng kanyang bahay, pananampalataya. Ano man ang mangyari, ligtas ka. Pero yung mga nakikinig pero hindi sumusunod, mga mangmang sa harap ng Diyos. So sinabi ko na nga sa kategorya ng paghatol ng Ama, dalawang klase lamang ang tao. Yung mga nakikinig na sumusunod at yung mga nakikinig na hindi sumusunod. Tulad ng sinabi ko, madaling makinig pero hindi madaling sumunod. Sapagkat ang pagsusunod, nandoon ang buod ng kaligtasan. At kinakailangan ito ng pagsisisi, total na pagsuko o commitment sa kalooban ng Ama. Na siyang ministeryong ipinagkaloob sa akin, kaya't ako'y pinagkatiwalaan ng Kingdom Age, na kung saan pagpasok ng tao, ang misyon ng Anak appointed by the Father dito sa lupa ngayon is to produce more sons and daughters na katulad ko. So sa mundo ng Espiritu, ang tanong dyan, isa lang eh. Nabahagi lang tayo sa dalawang Espiritu eh. Anak ka ba ni Satanas o anak ka ng Diyos? Oh, wala na yung religious karatula o pangalan bang tama ang inilagay mo. Ang tanong dyan, sumusunod ka ba sa kalooban ko? Pagkatandaan natin, hindi lang sa ngayon, kundi sa habang buhay natin. Ang sinabi niyang hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Ang tumutupad lang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So eto, nakita natin na sa mundong ginagalawa nating physical, alam nating lahat yun kasi lahat tayo ipinanganak namang unang-una sa physical. Pero marami ba ang ipinanganak na spiritual na kilala ng Ama? Marami umangkin, born again, sa religious world nga. Denominational and religious world in the church age. Pero hindi ibig sabihin nung kilala ka ng Ama sapagkat ang pagiging spiritual may pagtutupad sa kanyang kalooban at may pagsisisi. So, ang panlabas na daigdig ng laman, yung outer world of the flesh, at saka yung pangloob na daigdig na Ama o yung inner world of the Spirit, doon ang napakalaking issue na dapat na makita
ng taong naghanap ng kanyang kaligtasan. So, ang pagkakakilanlan ng tao ay nakabatay sa kanyang karnal na katangian, sa kanyang pangalan, lahi, kultura, kalagayan, pangkabuhayan, pinag-aralan at iba pa. Ito yung outer world of the flesh. Maring kilala ka riyan, maring isa ka sa mga taong pinagpipitagan dyan o nire-respeto. Pero ang question yan, pag ikaw ay humayo na sa physical mong buhay, saan ka pupunta? Kilala ka ba sa langit? Kilala ka ba sa spiritual world? Kilala ka ba sa mundo ng espiritu? Pag hindi, sasabihin ng ama sa iyo, hindi kita kilala. Sino ka? Humayo ka sa harap ko. Oh, sasabihin mo yung mga katwiran mo, mga religious lahat. Palayas ng demonyo, nag-speak in tongues, nagumawa ng malalaking mga bagay sa kanyang pangalan. Pero ganun pa man, sasabihin niya, yun nga, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon pa yung papasok. Tumupad ka ba? Yan ang issue sa langit. So, nakita natin ang salungatan sa pagitan ng kalooban ng Ama at sariling kalooban. The Father's will versus the human will. Kaya kailangan panganak sa Espiritu ng pagsusunod tulad ng sinabi ko nung last. Oh, bakit? Sapagkat ang kalooban ng Ama ay nakabase sa gawain ng Espiritu at katwiran ng Ama. Samantalang ang pundasyon ng kalooban ng tao ay makalaman at makatao. Kita mo yan sa Juan 3:6. Basahin natin. Opo, Pastor, nakasulat sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kita mo dyan ang kabahagihanan. Ang pinanganak sa physical, laman, laman nga. Ang pinanganak sa spiritual, Espiritu, Espiritu nga. Ibig sabihin, when worst comes to worst, trials, temptation, susubukan ka. Pag ikaw ay pinanganak sa laman lamang, ang loyalty mo babalik sa laman. Babalik doon sa relihiyon mo, denominasyon mo, pamilya mo, kultura mo, rasa mo, relihiyon mo. Pero ang ipinanganak sa Espiritu, Espiritu nga, pag nasubukan ka, ang loyalty mo babalik talaga yan sa pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Ano man ang mangyari, sino man ang dapat may sacrifice, sarili mo man o iba, susundin mo talaga ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun talaga ang maghahari sa iyo. Yan ay ibig sabihin ng ipinanganak sa Espiritu, Espiritu nga, ay pinanganak sa laman, laman nga. So, kinakailangan nating ipanganak na muli. Tingnan mo dito sa Juan 6:63, ito naman ang sinasabi. Sa Juan 6:63, Pastor, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yan ang dapat nating hanapin, ang kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay pawang Espiritu at pawang buhay. Magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang Galacia 5:17 naman, itong sinasabi. Galacia 5:17, Pastor, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Yan, magkalaban, no? Kaya tayo may laman, may Espiritu. Nandito yan sa atin yung dalawang yan. Magkalaban pa naman. Kung anong ninanais ng Espiritu, sasalungatin ang laman. Kung anong ninais ng laman, sasalungat naman ang Espiritu. So, makabubuting ang iyong pagiging physical, i-surrender mo. Yun ang pagsisihan mo. Yun ang sabihin mo, hindi ang kalooban ng aking laman ang matutupad, kundi ang kalooban ng iyong Espiritu, Ama, ang tutuparin ko. Doon, kailangan makita mo ang tunay na meaning ng repentance. Kaya kung walang repentance, sapagkat mahirap mong gawin, tapos sumasambang ka sa Diyos, alam pong kanyang pangalan, pinangangaral mo pang kanyang salita, ano ka? Religyoso ka, pero hindi ka espiritual. Hindi ka kilala ng Diyos. So, ang pagiging religyoso at pagiging espiritual, dalawang kakaibang bagay. Marami ngayon ang umaangkin na kilala nila ang Diyos dahil meron silang sariling uri ng pagsamba o relihiyon. Ngunit hindi ito paraang kinikilala ng Ama. Walang ibang paraan upang maligtas kundi ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban.
So napakaliwanag na niyan, nulit natin ang Mateo 7:21-23, pagkatapos ipinagpatuloy hanggang sa 27. Makikita mo riyan, pagiging espiritual, nakikinig at sinusunod ang utos ng Ama. Binasa natin nung last yun. Pagiging relihiyoso, nakikinig ngunit di tinutupad ang kalooban ng Ama. Pakibasa muna ang Mateo 7:24-25. Ito yung mga taong espiritual. Nakikinig at sinusunod ang utos ng Ama. Opo, Pastor, sa Mateo 7:24-25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yan ang mga espiritual, ang nakikinig at sumusunod. Sino yon? Mga anak ng Diyos na malaya na sa binhi ng ahas ng pagsuway sa kanyang kalooban. Anong formula nun? Pagsisisi, pagsuko, pagsurrender sa sarili mong kalooban na naging Diyos sa loob mo. Hindi mo nasusundin yon. Ang susundin mo ngayon ang kanyang kalooban. Ikaw at ang kalooban ng Ama ay magiging isa. Tingnan naman natin ang pagiging relihiyoso. Nakikinig ito, ngunit di tinutupad ang kalooban ng Ama. Sinabi ba ng banal na aklat yan? Makikita natin sa Mateo 7:26-27, ganito pong sinasabi. Opo, Pastor, sa Mateo 7:26-27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Makikita natin dito, mga kapatid, ang pagiging relihiyoso pala ay iyong dumirinig ka sa mga salita ng Ama, ngunit hindi mo ginagawa, hindi mo ginaganap. Sabi niya, matutulad ka sa isang taong mangmang. Nagtayo ka ng iyong pananampalataya, ng iyong relihiyon, ng iyong denominasyon sa ibabaw ng buhanginan. Nang dumating ang mga pagsubok, bagsak ka sa espiritual, hindi ka matatanggap. Wala kang kaligtasan dyan. So anong pipiliin mo ngayon? Ang pagiging espiritual o ang pagiging karnal sa pamamagitan ng hindi pagsusunod, pagiging relihiyoso lang? So kayong mga masyadong dumedepende sa inyong pagiging religious, kala nyo pagka-relihiyoso ninyo, maliligtas na kayo. Napakalaking pagkakamali po sapagkat ang batayan ng kaligtasan ay ang kanyang mga salita. Binasa ko kanina bago tayo natapos, no? Ang 1:12:48. Sinabi niya, kung sino magtakwil sa akin, hindi tunganggap ng aking sinalita, merong isang hahatol sa kanya. Ang mga salitang sinalita ko ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ngayon, ang mga kapahayagan ng Ama na katulad nito, bago mo malaman, ipagkakaloob sa iyo. At meron din siyang sikreto na may nagtatanong sa atin na bakit daw sinasabi kong ang ikalawang pagbabalik naririto na, samantalang wala namang taong nakakaalam niyan. Wala sa oras, walang tao, ni ang mga anghel. Ang Ama lamang na nasa langit. Pero hindi alam ang mga kapahayagan ng mga liyon na bagay ng Ama ay pinagkakaloob niya sa mga natatakot sa Kanya. Basahin po natin ang Mateo 24:36, ganitong sinasabi. Opo, Pastor, sa Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Yan, tinanong sa akin yan. Bakit ko daw sinabi na ang official na pagbabalik ni Jesus Christ ay Abril 13, 2005, no? 2005. Bakit ko raw sinabi, samantalang sinabi naman ng banal na kasulatan na ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Bakit ko alam ngayon?
Kasi pinahayag sa akin eh. Before pinahayag sa akin, pare-pareho tayong lahat. Hindi natin alam. Kasi wala talagang taong nakakaalam. Walang nakakaalam ni ang mga anghel, pati ng anak, pati ako, hindi ko alam, ang ama lang ang nakakaalam. Hanggang sa ipahayag niya. Hindi naman niya sinabing hindi niya maaaring ipahayag. Hindi naman niya sinabing magpakailanman ay hindi ito mahahayag o hindi ito maaaring ipahayag. Ang sinabi lang niya, walang tao nakakaalam. Ni ang anghel, ni ang mga ang anak, ang ama lamang. O, hindi naman sinabing hindi niya pwedeng ipahayag. Malalaman natin kung ipahahayag niya. O, kung hindi niya ipahayag, tulad noon, bago niya ipinahayag sa akin, alam ko ba, kasama ko ninyo dito sa verse na ito na walang nakakaalam. Pero ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa kanyang pinagkakatiwalaan. Alam mo, ang mga liyam na bagay ng Ama ay pinapaalam sa mga naniniwala sa kanya. Sinabi ng Salmo 25:14, mga awit 25:14, ito po ang sinasabi. Opo, Pastor, mga awit 25:14 na isinalin sa Tagalog. Ang mga bagay na inilihim ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Biro mo, napakaganda niyan. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa mga nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ang mga bagay na inilihim ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Yung mga lihim niya nandoon sa mga natatakot sa Kanya. Lihim na araw ito eh. Bakit nasa akin? Sapagkat ako'y sumusunod sa Kanyang kalooban, takot ako na sumuway sa Kanya. Oh, kaya matapat ako sa pagsusunod sa Kanya. Kaya yung lihim niya yun, nasa sa akin. At ipinapahayag ko naman sa inyo sa mga sandaling ito. Ang Amos 3:7, ganun din ang mga sinasabi. Amos 3:7, Pastor, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. Ilalahad niya ang Kanyang lihim doon sa Kanyang mga pinagkakatiwalaan. Eh, ang propeta nga, pinagkatiwalaan, lalo ng anak. Oo. At ito'y katuparan din ng 1 Corinto 2:9-10. Ito ang sinasabi. Opo, Pastor. 1 Corinto 2:9-10. Datapot gayang nang nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So, hindi mo alam, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Pero itong mga bagay na ito ang siyang inihanda ng Ama sa nagmamahal sa Kanya. Hindi mo nakita, hindi mo alam. Hindi pumasok sa puso mo. Hindi mo naisip. Oh, hindi mo alam eh. Kaya wala nakakalam sa araw eh. Oh. Pero bakit ko alam? Sapagkat ang sinabi ng 1 Corinto 2:10, ngunit ang mga ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya nung pinahayagan ako nito, siyempre alam ko na. Oh, ngayon, akin namang ibabahagi sa lahat sa inyo. Sino nagpahayag sa akin? Ang Espiritu ng Diyos. Yung mga bagay na hindi ko nakikita. So, ito ang kalooban niya, kaya dinala niya ako sa bundok na ito sa 5 taon, sapagkat tinapos niya ako upang Kanyang maging templo, maging anak. Pagkang templo tapos na, babalik na ang Amang makapangyarihan sa Kanyang second coming. Katuparan niyan ay ang Malakias, Kapitulo 3, Versikulo 1, at ang Roma 9:28. Ganito ang sinasabi. Sa Malakias 3:1, Pastor, narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Oh, anong sinabi niya rito? At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo.
Kaya kung ang templo ay na-produce na, natapos na, ang Ama ay maari nang bumalik. So, lingid sa kalaman ng marami, nagbalik na ng Ama sa kanyang templo. Ang ikalawang pagparito ni Kristo ay nangyari na. At eto ang mga katuparan niyan. At salamat naman ako'y napili para sa mga magiging katuparan nito. So, katuparan din ito ng mga gawa. 17:31, ganitong sinasabi. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Nagtakda na siya ng isang araw na kanyang ipaghukom ang sanglibutan sa katwiran. Anong araw na yon? April 13, 2005, nagpasimula ng paghatol. Yung mga hahatulan ay yung mga nakikinig na hindi sumusunod at yung papapasukin ay ang mga nakikinig na sumusunod. So ang paghatol, parang espada yan, na ihihiwalay ang mga kambing sa tupa, ihihiwalay ang mga pansirang damo sa mga trigo. Eto na ang araw ng paghihiwalay. Sapagkat from April 13, 2005, ang paghatol ginawa na. At ngayon, inahatulan kung sino talaga yung ipinanganak sa Espiritu ng pagsusunod, born again in the spirit of obedience to His will, at yung ipinanganak sa laman lamang na ang loyalty ay wala sa Diyos, wala sa kanyang mga salita, kundi nasa kanilang relihiyon, yun ang mga relihiyoso. Inihiwalay ng Ama ang mga espiritual sa mga relihiyoso para ang mga espiritual ipasok sa kanyang bagong Jerusalem. Kaya ang bagong Jerusalem, narito na. Ang kanyang hinirang na anak na tagapagsalita, narito na. Ang kanyang templo, narito na, na tinitirhan ng kanyang espiritu. So, kung hindi kayo espiritual o hindi kayo pinanganak sa mundo ng espiritu, hindi ninyo mauunawaan ang mga bagay na ito. Pero salamat sa Ama sapagkat hindi lang naunawaan ng mga anak niya, umalis pa sila sa kanilang kinaroroonan ng mga relihiyon na walang pagsusunod at sila ay pumunta rito sa kaharian ng Diyos, which is the kingdom age, iniwan nilang church age, para makisama sa kanyang hinirang na anak sa pagsusunod sa dakila niyang kalooban habang naririto tayo sa lupang ito. Kaya sa akin, bilang kanyang hinirang na anak, pinagkatiwala ang kanyang kaharian ng Diyos na naihayag sa lupa. At ngayon, ang mission ko ay ang pag-produce ng marami pang mga anak na lalaki at babae sa buong sanlibutan na magiging espiritual, makikilala ng Ama sa langit sapagkat sila ay pinagkalooban ng espiritu ng pagsusunod na mula sa Kanya, naging malaya sa serpent seed, naging malaya doon sa pagsuway, naging malaya sa paghahari ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo. At ngayon, nasa paghahari na ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang hinirang na anak. At yung dalangin ng Ama na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, natutupad na. Ang iyong kaharian pumarito na nawa, ang iyong kalooban tutuparin sa lupa kung paano ito'y tinutupad sa langit. Lahat ng ito ay meron ng fulfillment sa ating mga panahon ngayon. Salamat po sa mana ng kapayagan na inyong natinig sa araw na ito. Hanggang sa muli po, huwag kayong magatubili. Nandiyan ang mga numbers na ka-plus sa inyong screen. I-text ninyo ako, i-email ninyo, o tawagan ninyo ako. At malugod akong sasagot at ibabahagi natin ang inyong testimony o ang inyong katanungan o komento sa buong sanlibutan. Pagpalain po kayo ng ating makapangyarihan at dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At maraming naman po mga sikreto ng Ama ang ating nautunghayan ngayong araw na ito. Marami po ang mga spiritual na kaalaman na atin pong natanggap mula po sa ating makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak. At labis na labis po talaga ang pag-ibig ng ating makapangyarihang Ama sa bawat isa po sa atin sapagkat hindi niya po pinapahintulutan na patuloy po tayong maligaw ng landas at ipinadala niya po sa atin ang ating mahal na pastor upang maituwid po ang lahat po ng ating mga maling paniniwala. At ito nga po ngayon, mga kapatid, tayo po ay naliwanagan sa mga
bagay na espiritual. Praise the Father. At sa dakong ito, Pastor, tunghayan po natin ang ating benchmark. What do you think should the President have done to the proposed Magna Carta for the Poor? Ayan po, Pastor. At sa ating pong wika, ano po ba sa tingin ninyo ang marapat gawin ng Pangulo sa inihaing Magna Carta for the Poor? Well, bineto ito ng ating presidente at palagay ko, tama naman yun kasi hindi pa talaga napapanahon kasi kung isa-sign into law yun, dapat i-produce ang budget niyan. No? So, magiging walang kabuluhan yung bill na yun, no, magiging batas kung wala namang pondong itutustos dito. So, hindi pa siguro sa akin maganda yung panukala, maganda yung proposal. Kasi ito ay para sa ating mga kababayan na mga dukha, na mga maralita para magkaroon sila ng mga basic rights for food, employment, quality education, shelter, and basic health services. But because wala pang makikitang pondo ito, so anong gagawin ng gobyerno pag sinay niya yan at pagkatapos ipaprad ng mga tao na gawin na niya ang kanyang pinirmahan, wala namang maitutustos. No? So palagay ko, maganda itong panukala pero hindi pa napapanood sa panahong ito sapagkat marami pa tayong kinakaharap ng mga problema. Eh marami naman sa mga batas na nangyari, na nagawa ng batas, eh, hindi naman ma-implement dahil wala rin budget eh. Lalo na ito, napakalaki ng budget na gagamitin dito. So, idalangin natin na ang ating bansa ay umunlad at magkaroon ng sapat na pondo at ito ang dapat i-implement sa mga panahong yun. Ipasa natin. Pero sa ngayon, medyo hirap pa ang sitwasyon ng pananalapi ng ating bansa at maaaring maging long-term goal na lang muna ito. Short-term goal ngayon, harapin natin kung anong krisis na kinakarap ng bansa tulad ng power crisis dito sa Mindanao na marami na ang mga taong napakalalana ng sentimiento laban sa gobyerno na wala naman daw ang ginagawa. So ito yung dapat atupagin at harapin. Ito, long-term goal. Dapat ganito talaga yung isipin natin. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At narinig po natin ang opinion ng ating pinakamamahal na Pastor hinggil sa issue ng proposed na Magna Carta para po sa mga mahihirap. At bago po tayo magpatuloy, Pastor, batiin po muna natin ang lahat po ng mga tagapakinig sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng 17 Sunshine Radio Stations sa buong Pilipinas. DZAR 1026 Manila, ang DZRD 981 Dagupan, DZYT 765 Tugigaraw at sa iba pa pong mga tagapakinig ng mga Sunshine Radio Stations. Hindi ko po nabanggit. Magandang araw po sa inyong lahat. At greetings po sa mga online listeners at televiewers viewers via live stream sa ating mga websites, ang sunshineradio.com, sunshinetvradio.com at smni.com. Para po sa inyong mga katanungan, komento at mga prayer request, huwag po kayong mag-atubiling, mag-text o tumawag po sa mga numerong ito, 0917-549-6459 at 0929-208-3970 o di kaya'y mag-email sa pl@kingdomofjesuschrist.org or info@kingdomofjesuschrist.org. Praise the Father. At dumako na po tayo sa ating mga text messages, Pastor. Father. Para po sa ating unang text message, ito po ay galing po sa mga Kingdom citizens ng Cavite. Kingdom greetings, all the faithful sons and daughters of the Almighty Father from all over the province of Cavite are joining you, Pastor, there in the New Jerusalem. We are all gathered here in the KLC of Trece Martires, feasting on the bountiful spiritual food, and we are so blessed. We thank the Almighty Father for the life of the appointed Son, who serves as our model towards spiritual maturity. Praise the Father through the Son. Praise the Father, all the Kingdom citizens in Cavite. Pagpalain po kayong lahat dyan sa mga KLC ninyo. Lalo na yung KLC natin sa 13 Martires. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Ito naman po ay galing kay Jean Macabasco. At sinasabi niya po na sa aming pinakamamahal na Pastor, lubos po ang aking pasasalamat sa Ama sa pamamagitan
mo sa kaligtasan. Tunay ngang namana mo ang mga katangian ng Ama, lalo na po ang tunay na pag-ibig, pagtsatsaga at pagtitiis. Maraming salamat po sa mga mana ng kapayagan na iyong ibinabahagi sa buong sandibutan. Amen. Praise the Father. Pagpalain ka, Jean Macabasco. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Ito naman po ay galing kay Jewel Yagas ng Puerto Princesa City Jail, Palawan, Puerto Princesa. Pastor, lagi akong nanonood sa inyong programa. Nakaka-bless po ang mga words of the Son. Maraming salamat. Jewel Yagas ng Puerto Princesa City Jail, magpatuloy ka ng panonood at pakikinig para lalo kang pagpalain. Praise the Father. Thank you po, Pastor. This is from a viewer from Nova Liches. Greetings to the appointed son. I am loyal to my previous church, but one day, Pastor, I turned on my TV and I saw you. I was so amazed by the way you preach. Now, I don't feel like listening to the doctrine of that church anymore because I was enlightened by your doctrine. My church mates asked me to go back to the church, but they cannot encourage me to go back anymore because I want to enter in the kingdom of heaven on earth no matter what. My cousin also wants to join in the kingdom. Pastor. Praise the Father, a viewer from Nova Liches. Welcome into the kingdom nation of the Father Almighty as a kingdom citizen. Praise the Father. And enjoy your rights and privileges as a son or daughter of the Father Almighty. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. This is a comment. Kingdom greetings, Pastor. We are watching your live program and indeed you are the manifestation of the second coming because you have wonderful wisdom and knowledge that come from the Heavenly Father. No one can deliver these kinds of revelations unless he is really from the Almighty Father. We praise and thank the Father for your faithful obedience. Amen. Praise the Father. Pagpalain ka, anak ng Diyos. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Ito po ay isang tanong. Paano mo po tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, Pastor? Well, sinunod ko ang kanyang mga salita. Ano man ang kanyang iutos, sinusunod ko. At itinalaga niya ako para dito. Pinagsisihan ko yung serpent seed ko, sinuko ko, at sinunod ko at sinabi ko, mula ngayon, susundin kita. Ano man ang mangyari, my heart is fixed, my mind is made up. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At Pastor, please greet the newly baptized kingdom citizens here in the KLC of Los Angeles. JC Biscara, Christina Duenas, Hugo Berumin, Leo Cabrera, Christian Cabral, Mirna Reboliedo, Petra Singson, Aida Bumasel. Mga newly baptized kingdom citizens sa KLC ng Los Angeles. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama. May the Father's blessings be upon all of you. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Ligaya D of the KLC of Ottawa. I thank the Almighty Father through you, Pastor, at natagpuan ko po ang kaligtasan at pagtutuwid niya sa aking buhay sa pamamagitan ng iyong walang katulad na pangangaral na hindi ko narinig sa ibang relihiyon. Please include in your prayer that my loved ones will also receive the message of enlightenment as they watch you today, Pastor, and for physical healing of Maricardi. Ligaya D, pagpalain ka ng ating dakilang Ama. May the Father bless you. And we'll include Maricar for her healing. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Salamat po, Pastor. And this is from Ruth Dayakos of Doha, Qatar. Pastor, ako po ay isang born again. Kailangan ko pa rin po bang mapagbautismo sa kingdom? Sa pagbibigay naman po ng ikapo, saan ko po ito kukunin, Pastor? Sa gross po ba o sa net income? Wala po kaming day off dito, kaya sa TV po muna kami sumasabay sa pagsamba. Sana po ay isama ninyo ang aking pamilya para maliwanagan din po sila. Maraming salamat po. Amen. Ruth Dayakos of Doha, Qatar. Kinakailangan magpabaptize ka sa totoong bautismo na to. At sa pagbibigay ng ikapo, kung saan mo gustong pagpalain, net ang gusto mong may pagpapala o gross, pumili ka. Ang lahat ng mga yan ay tatanggap ng pagpapala sa ating dakilang Ama. So, sumabay kayo, magpatuloy kayo, na maglingkod at welcome kayo sa karya ng ating Ama. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. This is from a viewer. Salamat, Pastor, sa patuloy mong pangaral ng mga banal na salita ng Ama. Ang panonood at pakikinig ko po sa iyo ang siyang aking naging kalakasan, kagalingan at buhay. Amen. Amen, Pastor. Praise the Father. Praise the Father. This is from Carmencita Rivera of Bahrain.
Pastor, salamat po dahil pinadala po kayo sa amin ng Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Pastor, pakidalangin naman po ang kagalingan ng anak kong si Catherine Chua. Maraming salamat po at may the Almighty God bless you. Carmencita Rivera of Bahrain, pagpalain ka, sister. Dadalangin natin ang kagalingan ng anak mong si Caterina Chua. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Sonia of Qatar. Pastor, bawal po ba manood ng wrestling sa TV? Katulad ko po ako, pero gusto ko pong maging kingdom citizen dahil sa mga pangangaral mo, Pastor. Please pray for me and my family. Basta hindi nakaka-apekto sa iyong pagsusunod sa kalooban ng Ama, bibigyan ka ng wisdom, kaalaman, sa pagpili ng mga bagay na makapagpapalakas sa iyong lalo at makapagpapatibay sa iyo, loyalty mo sa kalooban ng Ama. Ang Ama siyang magbibigay sa iyo ng kaalaman kung ano dapat mong gawin para rin pagkain yan. Kung ano dapat mong tingnan o hindi, kung ano dapat mong kainin o hindi, ang Ama nang magbibigay sa iyo ng karunungan. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Sally of Hong Kong. Simula po nang ako ay naliwanagan na unawaan ko na ang mga kapagsubukan ay pamamaraan upang aming mapatunayan ang aming katapatan. Thank you po dahil binuksan po ninyo ang aming nakasaradong pag-iisip sa mga kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng pag-alay ng iyong buhay, maraming patay ang muling nabuhay. Kung ang salibutan ay may walking dead, ang kaharian ng Diyos na nandito na sa lupa ay may walking, living, and moving temple. Praise the Father. We love you, Pastor. Amen. Sally of Hong Kong. Pagpalain ka ng ating dakilang Ama. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. And this is from Jeneline Sebastian ng Pangasinan. Pastor, maraming salamat sa patuloy mong pagbabahagi at walang sawang pagtuturo mo sa amin ng buhay ng ating dakilang Ama at sa mga preskong mana ng kapahayagan. Milyon-milyong mga bata na naman ang iyong mapapasya at mabibigyan ng pag-asa. Maraming salamat, Pastor, at ibinigay ka ng dakilang Ama sa amin. Mabuhay ka, Pastor, and advance happy birthday. Jeneline Sebastian ng Pangasinan. Pagpalain ka, anak ng Diyos. Salamat sa iyong advance happy birthday greetings. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from the KLC of Singapore. Pastor, all sons and daughters of the Father here in Singapore are watching right now. Thank you very much, Pastor, for the message of KLC of Singapore, all the children, sons and daughters of the Father, all the warriors, may the Father bless all of you. Praise the Father. Praise the Father. Thank you, Pastor. And this is a comment. Pastor, according to other religious TV programs, si Jesus Christ daw po ang kasama ng Ama sa creation sa Genesis 1:26. And it says, I think confused ang iba na maghihiwalay daw talaga ang Ama kay Jesus. Ito po ang isang base na bakit di sila maniwala sa'yo. Gusto ko lang po malaman nila ang spiritual verse kasi confused rin sila dahil maraming verse sa Bible na hiwalay daw ang Ama at si Jesus Christ. Mabuhay ka po, Pastor. Nalilito sila sapagkat walang kapahayagan sa kanila. Amen. Kaya makinig kayo sa akin para mapahayagan kayo. Gusto ninyong malaman ang Genesis 1:26 at pagkatapos masyadong physical at carnal ang inyong interpretasyon kaya nagkakamali kayo? Ang sagot dyan, John 1:1 lang at John 1:14. Sa pasimula ay ang berbo, the word. Ang berbo kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. Ang Word ba at ang Diyos na Espiritong may-ari ng Word, ilan sila? Dalawa? Oh. Ngayon, ang Word of God, nagkatawang tao. Yang utos-utusan ng Diyos kasi ang Word of God niya eh. Ang Word niya, yang utos-utusan niya eh. Yan ang essence of God eh. Oh, ang Word naging nagkatawang tao because the Word was made flesh. Oh, tinawag ngayon siyang Son of God sapagkat meron na siyang laman. Oh, yung Spirit na gumawa sa kanya, yung pinagmulan ng Word niya, naging Father. Father and Son, Spirit and Word, essence ng Diyos. Hindi isa, ay hindi dalawa. Kundi sinabi ng Word, si Jesus Christ, na nagkatawang tao, ako at ang aking Ama ay iisa. In essence, sinasabi ng Word, ang Word at ang pinanggalingan ng Word na Espiritu, isa. Ako at ang Word ko, ilan kami? Kung ang iyong spiritual IQ mababa pa sa 20, itong explanation kong ito, pag di mo naintindihan yan, dahil sa kawalan mo ng
kaalaman, impyerno ng bagsak mo, na kahit na 5-year-old na bata, maintindihan. Tapos pinahihirapan yung sarili nyo dahil nalilito kayo kasi ibig nyong unawain ang mga salita ng Diyos na ayaw naman ninyong magsisi. Magsisi muna kayo, malalaman ninyo, tinuturo ko sa inyo, puro kalooban ng ating dakilang Ama. Pag di kayo nagsisi, ang lahat ng kalituhan gagawin ni Satanas sa inyo sapagkat tatay pa ninyo siyang nakatira sa loob ninyo. Isuko muna niyo si Satanas para maliwanagan kayong katulad ko. Yan. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Antonio Pacheco and family of Surigao del Sur. Greetings to all of you in the Kingdom of Jesus Christ, especially to you, Pastor Quiboloy. You know, Pastor, every time we watch your programs on TV, we are very much interested in your teachings and we are so blessed. Praise the Father. Antonio Pacheco and family of Surigao del Sur. And may the Father continue to bless you mightily there in Surigao. Father, maraming salamat po, Pastor. And this one is from the KLCs of Laguna and Batangas. Good day, Pastor. We thank you, Pastor, because of what you have done for us and for what we are now in the kingdom. We cannot imagine life without you. You patiently guided us and taught us the way of salvation, and you penetrate even the deepest darkness in man's soul. It gives light to those in darkness and hope to the hopeless. KLCs of Laguna and Batangas. May the Father continue to bless all of our KLCs there in Laguna and Batangas. Praise the Father. Maraming salamat, Pastor. And this is from an SMNI.com viewer, Ravil Cheng. I have been watching your shows for quite some time. I am proud to look at you, Pastor. You are not fanatic. In fact, I like the way you wear your clothes, Pastor. More much when I heard your message because nobody can stop you from speaking the truth. I am a man, but my heart melts like a woman's. I love watching your programs and I'm enticed by your words of enlightenment. I am now watching your stress-free episode of Powerline. Praise the Father. May the Father bless you, Brother Ramil Cheng. Well, that is what enlightenment will do to you. You know, amen. Melt your heart. Amen. Praise the Father. May the Father bless you, Ramil. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from an avid televiewer, Mirna Talaver of Sapang Palay. Pastor, palagi po akong nakikinig sa inyo at lalo ko pong nalaman ang kabutihan at pagmamahal ng ating Amang makapangyarihan. Napakalaki po ng pagbabago sa aking buhay at lumalakas po ang aking pananalisa. Amen. Mirna Talavera ng Sapang Palay. Wow. Hanggang sa ikaw ay maging tunay na anak na ng Diyos na kasama ko. He's the Father. Thank you, Pastor. And this is from Riza of Caloocan. Kingdom greetings, Pastor. I start my day with quiet moment. At napahanga po talaga ako sa ganda po talaga ng Garden of Eden restored. And I end up my day with give us this day. Wala pong lipatan, Pastor. Salamat po sa Ama at binigay po kayo ng Ama sa aking buhay. Noon po, Pastor, pinipilit ko pong umiti. Pero ngayon po, I can smile all day. I just feel good, happy, and contented. Dahil nagkaroon na po ako ng fruits of the Spirit, Pastor, na narito ang joy. Ang pakikinig sa mga mensahe ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak ay ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Praise the Father. Praise the Father. Risa ng Caloocan. Tama yon. Wala ng lipatan kasi wala naman kayong mapupulot na magagandang bagay sa iba eh. Amen. O, dito, ito yung channel of life. Bago yun ah. Channel of life in the spirit of obedience to the Father's will. Amen. Praise the Father. Praise the Father. And I think this is our last message from a viewer. Pastor, sa bawat araw na nanonood po ako ng programa ninyo, madami po akong natutunan at talaga pong umuunlad ang aking espiritu at maraming nabago sa aking pag-uugali. Sang-ayon po ako sa inyo, Pastor, na tayo ang tunay na nakakaalam ng espiritual na estado natin sa harapan ng Diyos. I am very blessed, Pastor, dahil sa kabila ng suliranin ay natatagpuan ko pa din ang tunay na kasiyahan sa tuwing nakikipag-usap po ako sa Panginoong Jesus. Praise the Father. May the Father bless you. Amen. Patuloy kayo sa panonood, pakikinig ng mga salita ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak at makikilala ninyo na ang buhay at espiritu ay papasok sa inyong mga patay na kaluluwa at mabubuhay kayong katulad ko at magiging kaisa sa mundo ng espiritu na ating inagalawan dito sa lupang ito.
Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At tunay po, nagpapasalamat po tayo sa ating makapangyarihang Ama sa lahat po ng mga preskong mana ng kapayagan na ating pong natamo ngayong araw na ito sa pamanggitan po ng kanyang hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. At sa dakong po ito, Pastor, bago po tayong magpatuloy, tunghayan po muna natin ang ating Words of the Sun. When trials and tests come, our loyalty is always to the will and words of the Father. Sa panahon ng kapagsubukan, ang ating katapatan ay palaging nasa kalooban at mga salita ng ating Ama. Praise the Father, purihin ang Ama sa kanyang dakilang pag-ibig at lubos po tayo nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga natamong preskong mana ng kapayagan na ngayong araw na ito sapagkat ito po ang lahat ay makapagbibigay buhay po, lalong-lalo na po sa lahat po ng mga nawawalan ng pag-asa sa mga araw na ito, lalong-lalo na po sa gitna ng mga kapagsubukan at sa gitna po ng mga suliranin sa kanilang mga buhay. Salamat po at patuloy po nating tanggapin ang mga kasagutan ng ating mga dalangin, ng ating mga prayer requests habang binibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating mahal na pastor, ang hinirang na anak ng Diyos, walang iba, ang ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Amang makapangyarihan, salamat po muli sa isa na namang episode ng programang Powerline na kung saan ang mga mana ng kapahayagan ay naihayag na sinaluhan ng lahat ng mga anak ninyo sa lahat ng KLC sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas, at saan man maabot sila ng aking tinig. Salamat po sa malalim na kapahayagan at kaliwanagang ito na nagtataglay ng ganap na kaligtasan para sa kanila. Sa sandaling ito, lahat po ng kanilang mga dalangin ay dinadala ko sa inyong paanan. Tatanggapin nilang kasagutan. Gagaling kayong may mga sakit, kayong mga nangangailangan ng financial at material na pagpapala, ibubuhos ng Ama ang kailangan ninyo at ang mas malalim pang mga kaliwanagan upang maging mga tunay na anak ng Diyos ay mapapasa inyo sa gabay ng Kanyang Espiritu. Makakaunawa kayo, magkakaroon kayo ng karunungang espiritual upang lubos ninyong maunawaan ang lahat ng mga salita, maging ito'y talinghaga man o hindi, kayo ay gagabayan ng Ama patungo sa tunay na pananampalatayang magpapasakdal ng iyong kaligtasan na iniligtas sa kapangyarihan ng binhinang ahas, ang Espiritu ng pagsuway sa kanyang dakilang kalooban. Tanggapin mong pagpapalang yan na espiritual sa iyong buhay. At ngayon, ang basbas ng Ama'y pasa sa iyo, lalakad ka at hahayo ka sa mga mapupunta. Mananagumpay ka, lalakas ka, punong-puno ka ng kagalakan. Tanggapin mong pagpapalang ito, nang gagaling lahat ito sa ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. Del cuore me serrà. And in our hearts,
a ricordarci che when the stars go out each night l'eterna stella sei nella mia preghiera let this be your prayer a ta preda c'è us to a place, guide us when you're hopeless, give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di fraternità. La forza che just like every child, need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline. Tanong sa akin yan. Bakit ko daw sinabi na ang official na pagbabalik ni Jesus Christ ay Abril 13, 2005, no? 2005. Bakit ko raw sinabi, samantalang sinabi naman ng banal na kasulatan na
Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Bakit ko alam ngayon? Kasi pinahayag sa akin eh. Before pinahayag sa akin, pare-pareho tayong lahat. Hindi natin alam kasi wala talagang taong nakakaalam. Walang nakakaalam ni ang mga anghel, pati ng anak, pati ako, hindi ko alam, ang ama lang ang nakakaalam. Hanggang sa ipahayag niya. Hindi naman niya sinabing hindi niya maaaring ipahayag. Hindi naman niya sinabing magpakailanman ay hindi ito mahahayag o hindi ito maaaring ipahayag. Ang sinabi lang niya, walang tao nakakaalam. Ni ang anghel, ni ang mga ang anak, ang ama lamang. O, hindi naman sinabing hindi niya pwedeng ipahayag. Malalaman natin kung ipahahayag niya. O kung hindi niya ipahayag, tulad noon, bago niya ipinahayag sa akin, alam ko ba, kasama ko ninyo dito sa verse na ito na walang nakakaalam. Pero ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa kanyang pinagkakatiwalaan. Alam mo ang mga liham na bagay ng Ama ay pinapaalam sa mga naniniwala sa kanya. Sinabi ng Salmo 25:14, mga awit 25:14, ito po ang sinasabi. Opo, Pastor, mga awit 25:14 na isinalin sa Tagalog. Ang mga bagay na inilihim ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Biro mo, napakaganda niyan. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa mga nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ang mga bagay na inilihim ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya at ipakikilala Niya sa kanila ang Kanyang tipan. Yung mga lihim Niya nandoon sa mga natatakot sa Kanya. Lihim na araw ito eh. Bakit nasa akin? Sapagkat ako'y sumusunod sa Kanyang kalooban, takot ako na sumuway sa Kanya. Oh, kaya matapat ako sa pagsusunod sa Kanya. Kaya yung lihim niya yun, nasa sa akin. At ipinapahayag ko naman sa inyo sa mga sandaling ito. Ang Amos 3.7, ganun din ang mga sinasabi. Amos 3.7, Pastor, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na ang Panginoon Diyos ay walang gagawin kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. Ilalahad niya ang Kanyang lihim doon sa Kanyang mga pinagkakatiwalaan. Eh, ang propeta nga, pinagkatiwalaan, lalo ng anak. Oh. At ito'y katuparan din ng 1 Corinto 2:9-10. Ito ang sinasabi. Opo, Pastor, 1 Corinto 2:9-10. Datapot gayang nang nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So, hindi mo alam, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Pero itong mga bagay na ito, ang siyang inihanda ng Ama sa nagmamahal sa Kanya. Hindi mo nakita, hindi mo nalam, hindi pumasok sa puso mo, hindi mo naisip. Oh, hindi mo alam eh. Kaya wala nang kakalam sa araw eh. Oh. Pero bakit ko alam? Sapagkat ang sinabi ng 1 Corinto 2:10, ngunit ang mga ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya nung pinahayagan ako nito, siyempre, alam ko na. O, ngayon, akin namang ibabahagi sa lahat sa inyo. Sino nagpahayag sa akin? Ang Espiritu ng Diyos. Yung mga bagay na hindi ko nakikita. So, ito ang kalooban niya. Kaya dinala niya ako sa bundok na ito sa 5 taon sapagkat tinapos niya ako upang Kanyang maging templo, maging anak. Pagkang templo tapos na, babalik na ang Amang makapangyarihan sa Kanyang second coming. Katuparan niyan ay ang Malakias, Kapitulo 3, Versikulo 1, at ang Roma 9:28. Ganitong sinasabi. Sa Malakias 3:1, Pastor, narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa Kanyang templo.
at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan. Narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Oh, anong sinabi niya rito? At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. Kaya kung ang templo ay na-produce na, natapos na, ang Ama ay maari nang bumalik. So, lingid sa kalaman ng marami, nagbalik na ang Ama sa kanyang templo. Ang ikalawang pagparito ni Kristo ay nangyari na. At eto ang mga katuparan niyan. Salamat naman ako inapili para sa mga magiging katuparan nito. So, katuparan din ito ng mga gawa 17:31, ganitong sinasabi. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Nagtakda na siya ng isang araw na kanyang ipaghukom ang sanglibutan sa katwiran. Anong araw na yon? April 13, 2005, nagpasimula ng paghatol. Yung mga hahatulan ay yung mga nakikinig na hindi sumusunod at yung papapasukin ay ang mga nakikinig na sumusunod. So ang paghatol, parang espada yan, na ihihiwalay ang mga kambing sa tupa, ihihiwalay ang mga pansirang damo sa mga trigo. Eto na ang araw ng paghihiwalay. Sapagkat from April 13, 2005, ang paghatol ginawa na. At ngayon, inahatulan kung sino talaga yung ipinanganak sa Espiritu ng pagsusunod, born again in the spirit of obedience to His will, at yung ipinanganak sa laman lamang na ang loyalty wala sa Diyos, wala sa kanyang mga salita, kundi nasa kanilang relihiyon, yun ang mga relihiyoso. Inihiwalay ng Ama ang mga espiritual sa mga relihiyoso para ang mga espiritual ipasok sa kanyang bagong Jerusalem. Kaya ang bagong Jerusalem, narito na. Ang kanyang hinirang na anak na tagapagsalita, narito na. Ang kanyang templo, narito na, na tinitirhan ng kanyang espiritu. So, kung hindi kayo espiritual o hindi kayo pinanganak sa mundo ng espiritu, hindi ninyo mauunawaan ang mga bagay na ito. Pero salamat sama sapagkat hindi lang naunawaan ng mga anak niya, umalis pa sila sa kanilang kinaroroonan ng mga relihiyon na walang pagsusunod at sila ay pumunta rito sa kaharian ng Diyos, which is the kingdom age, iniwan nilang church age, para makisama sa kanyang hinirang na anak sa pagsusunod sa dakila niyang kalooban habang naririto tayo sa lupang ito. Kaya sa akin, bilang kanyang hinirang anak, pinagkatiwala ang kanyang kaharian ng Diyos na naihayag sa lupa. At ngayon, ang mission ko ay ang pag-produce ng marami pang mga anak na lalaki at babae sa buong sanlibutan na magiging espiritual, makikilala ng Ama sa Langit sapagkat sila ay pinagkalooban ng Espiritu ng pagsusunod na mula sa Kanya, naging malaya sa serpent seed, naging malaya doon sa pagsuway, naging malaya sa paghahari ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo. At ngayon, nasa paghahari na ng Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. At yung dalangin ng Ama na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, natutupad na. Ang iyong kaharian pumarito na nawa, ang iyong kalooban tutuparin sa lupa kung paano ito'y tinutupad sa langit. Lahat ng ito ay meron ng fulfillment sa ating mga panahon ngayon. Salamat po sa mana ng kapayagan na inyong natinig sa araw na ito. Hanggang sa muli po, huwag kayong magatubili. Nandiyan ang mga numbers na kaplas sa inyong screen. I-text ninyo ako, i-email ninyo, o tawagan ninyo ako. At malugod akong sasagot at ibabahagi natin ang inyong testimony o ang inyong katanungan o komento sa buong sanlibutan. Pagpalain po kayo ng ating makapangyarihan at dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At maraming naman po mga sikreto ng Ama ang ating nautunghayan ngayong araw na ito. Marami po ang nood at pakikinig ko po sa iyo, ang siyang aking naging kalakasan, kagalingan at buhay. We Amen. Love you, Pastor. Praise the Father. Praise the Father. This is from Carmencita Rivera of Bahrain.
Pastor, salamat po dahil pinadala po kayo sa amin ng Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Pastor, pakidalangin naman po ang kagalingan ng anak kong si Catherine Chua. Maraming salamat po at may the Almighty God bless you. Carmencita Rivera of Bahrain, pagpalain ka, sister. Dadalangin natin ang kagalingan ng anak mong si Caterina Chua. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Sonia of Qatar. Pastor, bawal po ba manood ng wrestling sa TV? Katolik ko po ako pero gusto ko pong maging kingdom citizen dahil sa mga pangaral mo, Pastor. Please pray for me and my family. Basta hindi nakaka-apekto sa iyong pagsusunod sa kalooban ng Ama, bibigyan ka ng wisdom, kaalaman, sa pagpili ng mga bagay na makapagpapalakas sa iyong lalo at makapagpapatibay sa iyo, loyalty mo sa kalooban ng Ama. Ang Ama siyang magbibigay sa iyo ng kaalaman kung ano dapat mong gawin. Para rin pagkain yan eh. O, kung ano dapat mong tingnan o hindi, kung ano dapat mong kainin o hindi, ang Ama nang magbibigay sa iyo ng karunungan. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Sally of Hong Kong. Simula po nang ako ay naliwanagan na unawaan ko na ang mga kapagsubukan ay pamamaraan upang aming mapatunayan ang aming katapatan. Thank you po dahil binuksan po ninyo ang aming nakasaradong pag-iisip sa mga kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng pag-alay ng iyong buhay, maraming patay ang muling nabuhay. Kung ang sanlibutan ay may walking dead, ang kaharian ng Diyos na nandito na sa lupa ay may walking, living, and moving temple. Praise the Father. We love you, Pastor. Amen. Sally of Hong Kong. Pagpalain ka ng ating dakilang Ama. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. And this is from Jeneline Sebastian ng Pangasinan. Pastor, maraming salamat sa patuloy mong pagbabahagi at walang sawang pagtuturo mo sa amin ng buhay ng ating dakilang Ama at sa mga preskong mana ng kapahayagan. Milyon-milyong mga bata na naman ang iyong mapapasya at mabibigyan ng pag-asa. Maraming salamat, Pastor, at ibinigay ka ng dakilang Ama sa amin. Mabuhay ka, Pastor, and advance happy birthday. Jeneline Sebastian ng Pangasinan, pagpalain ka, anak ng Diyos. Salamat sa iyong advance happy birthday greetings. Peace the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from the KLC of Singapore. Pastor, all sons and daughters of the Father here in Singapore are watching right now. Thank you very much, Pastor, for the message of KLC the KLC of Singapore, all the children, sons and daughters of the Father, all the warriors, may the Father bless all of you. Praise the Father. Peace the Father. Thank you, Pastor. And this is a comment. Pastor, according to other religious TV programs, si Jesus Christ daw po ang kasama ng Ama sa creation sa Genesis 1:26. And it says, I think confused ang iba na maghihiwalay daw talaga ang Ama kay Jesus. Ito po ang isang base na bakit di sila maniwala sa'yo. Gusto ko lang po malaman nila ang spiritual verse kasi confused rin sila dahil maraming verse sa Bible na hiwalay daw ang Ama at si Jesus Christ. Mabuhay ka po, Pastor. Nalilito sila sapagkat walang kapahayagan sa kanila. Amen. Kaya makinig kayo sa akin para mapahayagan kayo. Gusto ninyong malaman ang Genesis 1:26 at pagkatapos masyadong physical at carnal ang inyong interpretasyon kaya nagkakamali kayo? Ang sagot dyan, John 1:1 lang at John 1:14. Sa pasimula ay ang berbo, the word. Ang berbo kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. Ang Word ba at ang Diyos na Espiritong may-ari ng Word, ilan sila? Dalawa? Oh. Ngayon, ang Word of God, nagkatawang tao. Yang utos-utusan ng Diyos kasi ang Word of God niya eh. Ang Word niya, yung utos-utusan niya eh. Yan ang essence of God eh. Oh, ang Word naging nagkatawang tao because the Word was made flesh. Oh, tinawag ngayon siyang Son of God sapagkat meron na siyang laman. Oh, yung Spirit na gumawa sa kanya, yung pinagmulan ng Word niya, naging Father. Father and Son, Spirit and Word, essence ng Diyos. Hindi isa, ay hindi dalawa. Kundi sinabi ng Word, si Jesus Christ, na nagkatawang tao, ako at ang aking Ama ay iisa. In essence, sinasabi ng Word, ang Word at ang pinanggalingan ng Word na Espiritu, isa. Ako at ang Word ko, ilan kami? Kung ang iyong spiritual IQ mababa pa sa 20, itong explanation kong ito, pag di mo naintindihan yan, dahil sa kawalan mo ng
kaalaman, impyerno ng bagsak mo, na kahit na 5-year-old na bata, maintindihan. Tapos pinahihirapan yung sarili nyo dahil nalilito kayo kasi ibig nyong unawain ang mga salita ng Diyos na ayaw naman ninyong magsisi. Magsisi muna kayo, malalaman ninyo, tinuturo ko sa inyo, puro kalooban ng ating dakilang Ama. Pag di kayo nagsisi, ang lahat ng kalituhan gagawin ni Satanas sa inyo sapagkat tatay pa ninyo siyang nakatira sa loob ninyo. Isuko muna niyo si Satanas para maliwanagan kayong katulad ko. Yan. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Antonio Pacheco and family of Surigao del Sur. Greetings to all of you in the Kingdom of Jesus Christ, especially to you, Pastor Quiboloy. You know, Pastor, every time we watch your programs on TV, we are very much interested in your teachings and we are so blessed. Praise the Father. Antonio Pacheco and family of Surigao del Sur. And may the Father continue to bless you mightily there in Surigao. Father, maraming salamat po, Pastor. And this one is from the KLCs of Laguna and Batangas. Good day, Pastor. We thank you, Pastor, because of what you have done for us and for what we are now in the kingdom. We cannot imagine life without you. You patiently guided us and taught us the way of salvation, and you penetrate even the deepest darkness in man's soul. It gives light to those in darkness and hope to the hopeless. KLCs of Laguna and Batangas. May the Father continue to bless all of our KLCs there in Laguna and Batangas. Praise the Father. Maraming salamat, Pastor. And this is from an SMNI.com viewer, Ravil Cheng. I have been watching your shows for quite some time. I am proud to look at you, Pastor. You are not fanatic. In fact, I like the way you wear your clothes, Pastor. More much when I heard your message, because nobody can stop you from speaking the truth. I am a man, but my heart melts like a woman's. I love watching your programs and I'm enticed by your words of enlightenment. I am now watching your stress-free episode of Powerline. Praise the Father. May the Father bless you, Brother Ramil Cheng. Well, that is what enlightenment will do to you. You know? Melt your heart. Praise the Father. May the Father bless you, Ramil. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from an avid televiewer, Mirna Talaver of Sapang Palay. Pastor, palagi po akong nakikinig sa inyo at lalo ko pong nalaman ang kabutihan at pagmamahal ng ating Amang makapangyarihan. Napakalaki po ng pagbabago sa aking buhay at lumalakas po ang aking pananalisa. Amen. Mirna Talaver ng Sapang Palay. Wow. Hanggang sa ikaw ay maging tunay na anak na ng Diyos na kasama ko. Praise the Father. Thank you, Pastor. And this is from Riza of Caloocan. Kingdom greetings, Pastor. I start my day with quiet moment. At napahanga po talaga ako sa ganda po talaga ng Garden of Eden restored. And I end up my day with give us this day. Wala pong lipatan, Pastor. Salamat po sa Ama at binigay po kayo ng Ama sa aking buhay. Noon po, Pastor, pinipilit ko pong umiti. Pero ngayon po, I can smile all day. I just feel good, happy, and contented. Dahil nagkaroon na po ako ng fruits of the Spirit, Pastor, na narito ang joy. Ang pakikinig sa mga mensahe ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak ay ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Praise the Father. Praise the Father. Risa ng Caloocan. Tama yon. Wala ng lipatan kasi wala naman kayong mapupulot na magagandang bagay sa iba eh. Amen. Oh, dito, ito yung channel of life. Bago yun ah. Channel of life in the spirit of obedience to the Father's will. Amen. Praise the Father. Praise the Father. And I think this is our last message from a viewer. Pastor, sa bawat araw na nanonood po ako ng programa ninyo, madami po akong natutunan at talaga pong umuunlad ang aking espiritu at maraming nabago sa aking pag-uugali. Sang-ayon po ako sa inyo, Pastor, na tayo ang tunay na nakakaalam ng espiritual na estado natin sa harapan ng Diyos. I am very blessed, Pastor, dahil sa kabila ng suliranin, ay natatagpuan ko pa din ang tunay na kasiyahan sa tuwing nakikipag-usap po ako sa Panginoong Jesus. Praise the Father. May the Father bless you. Amen. Patuloy kayo sa panonood, pakikinig ng mga salita ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak at makikilala ninyo na ang buhay at espiritu ay papasok sa inyong mga patay na kaluluwa at mabubuhay kayong katulad ko at magiging kaisa sa mundo ng espiritu. The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you
Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa inyong lahat at magandang araw po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa programang ito, lalong-lalo na po sa lahat ng mga anak ng Diyos na nanonood po ngayon mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng buong mundo. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati mula po dito sa Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored. Tunay po na nagagalak po tayo sapagkat muli makakamtan naman po natin ang mga preskong mana ng Revelations mula po sa ating makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, Pastor Apollo C. Quiboloy, dito lamang po sa kanyang pinagpipitagang programang Powerline. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga sa iyo, Tony, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa buong sanlibutan, saan man po kayo naroon, naabot ng aking tinig ngayon, pinapaabot ko po sa inyo ang napakagandang araw na ito. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras at kalahati sa pagtalakay sa mga mana ng kapahayagan na alam kong magbibigay sa inyo ng sakdal na kaligtasan. Sinabi niya, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya manatili po kayo, samahan ninyo ako, tatalakayin natin ang mga espiritual at manang kapahayagan na ito para po sa inyong ganap na espiritual na pagpapala. Maya-maya, tatalakay din po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa, kung ano ang kalooban ng Amang makapangyarihan dito, at abangan po ninyo ang aking basbas na pagpapala para sa paghayo ninyo sa araw na ito. Palagi kayong may kalakasan, may katagumpayan, at may kagalakan. Ang lahat ng ito ay inyo lamang matutunghayan, matatagpuan dito sa inyong natatanging programang Powerline. Praise the Father, maraming salamat po, Pastor. At bago po tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito, purihin po muna natin ang ating Ama sa pamamagitan ng napakagandang awiting ito. Purihin ang Ama. Doubts may try to set on your soul, but even now, my friend, the thought is in control. Just a faith the sun will shine again, the dark clouds will vanish, and the rain will end. There's a brighter day around the bend. I know the sun will shine again.
Praise the Father, isa pong napakagandang awitin para po sa mga nawawala ng pag-asa sa mga oras na ito. Manalig po kayo at darating po ang panahon na sisikatin po ang araw. Malay niyo po, the sun will shine brighter than yesterday. Praise the Father. Pastor, sa ating pong nakaraang talakayan, pag-usapan po natin at inyo pong nabangkit na hindi po sapat ang pakikinig lamang po sa kanyang mga salita. Ang higit po na importante upang tayo po ay maligtas ay ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban sa ating mga buhay. At para po sa ating topiko sa araw na ito, Pastor, ito po ang tanong. Pastor, inyo pong ipinaliwanag ang malaking pagkakaiba ng pagiging reliyoso at pagiging espiritual. At upang tayo ay makilala ng Ama, kinakailangan munang isuko ang sariling kalooban at magsisi at ipanganak ng muli sa Espiritu. Sa kadalasang panahon, Pastor, may nangyayaring salungatan sa pagitan ng sariling kalooban at kalooban ng Ama. Maaari niyo po bang bigyan ng kaliwanagan ang tungkol dito, Pastor? Napakaganda, Tony, na ipagpatuloy natin yung ating mananang kapahayagan na iniwan natin noong nakaraang episode, kanina-kanina lang. At nagpapatuloy po itong mga episode na ito ngayon sa ating Powerline. Mula po dito sa Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored, pinagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa mga mana ng kapahayagan na napag-usapan natin noong nakaraang episode. Sinabi ko nga na maaring relihiyoso ka pero hindi ka espiritual, sapagkat ang pagiging relihiyoso at pagiging espiritual ay dalawang magkaibang bagay. Ang relihiyoso ay ang mga taong nakikinig pero hindi sumusunod. Kaya sinabi ng Ama sa kanila, walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin sapagkat malapit ang mga bibig ninyo, malayo naman ang mga puso niyo. So, nakita rin natin sa ating mga salita ng Ama na ating napag-aralan na yung mga nakikinig at tumatanggap o nakikinig o at sumusunod ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, pananampalataya. Ano man ang mangyari, ligtas ka. Pero yung mga nakikinig pero hindi sumusunod, mga mangmang sa harap ng Diyos. So sinabi ko na nga sa kategorya ng paghatol ng Ama, dalawang klase lamang ang tao. Yung mga nakikinig na sumusunod at yung mga nakikinig na hindi sumusunod. Tulad ng sinabi ko, madaling makinig pero hindi madaling sumunod. Sapagkat ang pagsusunod, nandoon ang buod ng kaligtasan. At kinakailangan ito ng pagsisisi, total na pagsuko, o commitment sa kalooban ng Ama. Na siyang ministeryong ipinagkaloob sa akin, kaya't ako'y pinagkatiwalaan ng Kingdom Age, na kung saan pagpasok ng tao, ang misyon ng Anak, appointed by the Father, dito sa lupa ngayon is to produce more sons and daughters na katulad ko. So sa mundo ng espiritu, ang tanong dyan, isa lang eh. Nabahagi lang tayo sa dalawang espiritu eh. Anak ka ba ni Satanas o anak ka ng Diyos? Oh, wala na yung religious karatula o pangalan bang tama ang inilagay mo. Ang tanong dyan, sumusunod ka ba sa kalooban ko? Pakatandaan natin, hindi lang sa ngayon, kundi sa habang buhay natin. Ang sinabi niyang hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Ang tumutupad lang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So eto, nakita natin na sa mundong ginagalawa nating physical, alam nating lahat yun kasi lahat tayo ipinanganak namang unang-una sa physical. Pero marami ba ang ipinanganak na spiritual na kilala ng Ama? Marami umangkin, born again, sa religious world nga. Denominational and religious world in the church age. Pero hindi ibig sabihin nung kilala ka ng Ama sapagkat ang pagiging spiritual may pagtutupad sa kanyang kalooban at may pagsisisi. So,
ang panlabas na daigdig ng laman, yung outer world of the flesh, at saka yung pangloob na daigdig naman o yung inner world of the spirit, doon ang napakalaking issue na dapat na makita ng taong naghanap ng kanyang kaligtasan. So, ang pagkakakilanlan ng tao ay nakabatay sa kanyang karnal na katangian, sa kanyang pangalan, lahi, kultura, kalagayan, pangkabuhayan, pinag-aralan at iba pa. Ito yung outer world of the flesh. Maring kilala ka riyan, maring isa ka sa mga taong pinagpipitagan dyan o nire-respeto. Pero ang question yan, pag ikaw ay humayo na sa physical mong buhay, saan ka pupunta? Kilala ka ba sa langit? Kilala ka ba sa spiritual world? Kilala ka ba sa mundo ng espiritu? Pag hindi, sasabihin ng ama sa'yo, hindi kita kilala. Sino ka? Humayo ka sa harap ko. Oh, sasabihin mo yung mga katwiran mo, mga religious lahat. Palayas ng demonyo, nag-speak in tongues, nagumawa ng malalaking mga bagay sa kanyang pangalan. Pero ganun pa man, sasabihin niya, yun nga, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon pa yun, papasok. Tumupad ka ba? Yan ang isyo sa langit. So, nakita natin ang salungatan sa pagitan ng kalooban ng Ama at sariling kalooban. The Father's will versus the human will. Kaya kailangan panganak sa Espiritu ng pagsusunod tulad ng sinabi ko nung last. Oh, bakit? Sapagkat ang kalooban ng Ama ay nakabase sa gawain ng Espiritu at katwiran ng Ama. Samantalang ang pundasyon ng kalooban ng tao ay makalaman at makatao. Kita mo yan sa Juan 3:6. Basahin natin. Opo, Pastor, nakasulat sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kita mo dyan ang kabahagihanan. Ang pinanganak sa physical, laman, laman nga. Ang pinanganak sa spiritual, Espiritu, Espiritu nga. Ibig sabihin, when worst comes to worst, trials, temptation, susubukan ka. Pag ikaw ay pinanganak sa laman lamang, ang loyalty mo babalik sa laman. Babalik doon sa relihiyon mo, denominasyon mo, pamilya mo, kultura mo, rasa mo, relihiyon mo. Pero ang ipinanganak sa Espiritu, Espiritu nga, pag nasubukan ka, ang loyalty mo babalik talaga yan sa pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Ano man ang mangyari, sino man ang dapat may sacrifice, sarili mo man o iba, susundin mo talaga ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun talaga ang maghahari sa iyo. Yan ay ibig sabihin ng ipinanganak sa Espiritu, Espiritu nga, ay pinanganak sa laman, laman nga. So, kinakailangan nating ipanganak na muli. Tingnan mo dito sa Juan 6:63, ito naman ang sinasabi. Sa Juan 6:63, Pastor, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yan ang dapat nating hanapin, ang kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay pawang Espiritu at pawang buhay. Magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang Galacia 5:17 naman, itong sinasabi. Galacia 5:17, Pastor, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Yan, magkalaban, no? Kaya tayo may laman, may Espiritu. Nandito yan sa ating yung dalawang yan. Magkalaban pa naman. Kung anong ninanais ng Espiritu, sasalungatin ang laman. Kung anong ninanais ng laman, sasalungat naman ang Espiritu. So, makabubuting ang iyong pagiging physical, isurrender mo. Yun ang pagsisihan mo. Yun ang sabihin mo, hindi ang kalooban ng aking laman ang matutupad, kundi ang kalooban ng iyong Espiritu, Ama, ang tutuparin ko. Doon, kailangan makita mo ang tunay na meaning ng repentance. Kaya kung walang repentance, sapagkat mahirap mong gawin, tapos sumasambang ka sa Diyos, alam pong kanyang pangalan, pinangangaral mo pang kanyang salita, ano ka? Religyoso ka, pero hindi ka spiritual. Hindi ka kilala ng Diyos. So, ang pagiging religyoso at pagiging spiritual
dalawang kakaibang bagay. Marami ngayon ang umaangkin na kilala nila ang Diyos dahil meron silang sariling uri ng pagsamba o relihiyon. Ngunit hindi ito paraang kinikilala ng Ama. Walang ibang paraan upang maligtas kundi ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. So napakaliwanag na niyan. Nulit natin ang Mateo 7:21 hanggang 23. Pagkatapos, ipinagpatuloy hanggang sa 27. Makikita mo riyan, pagiging espiritual, nakikinig at sinusunod ang utos ng Ama. Binasa natin nung last yun. Pagiging relihiyoso, nakikinig ngunit di tinutupad ang kalooban ng Ama. Pakibasa muna ang Mateo 7:24 hanggang 25. Ito yung mga taong espiritual. Nakikinig at sinusunod ang utos ng Ama. Opo, Pastor, sa Mateo 7, simula 24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yan ang mga espiritual, ang nakikinig at sumusunod. Sino yon? Mga anak ng Diyos na malaya na sa binhi ng ahas ng pagsuway sa kanyang kalooban. Anong formula nun? Pagsisisi, pagsuko, pagsurrender sa sarili mong kalooban na naging Diyos sa loob mo. Hindi mo nasusundin yon. Ang susundin mo ngayon ang kanyang kalooban. Ikaw at ang kalooban ng Ama ay magiging isa. Tingnan naman natin ang pagiging relihiyoso. Nakikinig ito, ngunit di tinutupad ang kalooban ng Ama. Sinabi ba ng banal na aklat yan? Makikita natin sa Mateo 7:26 hanggang 27, ganito pong sinasabi. Opo, Pastor, sa Mateo 7:26 hanggang 27. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Makikita natin dito, mga kapatid, ang pagiging relihiyoso pala ay iyong dumirinig ka sa mga salita ng Ama, ngunit hindi mo ginagawa, hindi mo ginaganap. Sabi niya, matutulad ka sa isang taong mangmang. Nagtayo ka ng iyong pananampalataya, ng iyong relihiyon, ng iyong denominasyon sa ibabaw ng buhanginan. Nang dumating ang mga pagsubok, bagsak ka sa espiritual, hindi ka matatanggap. Wala kang kaligtasan dyan. So anong pipiliin mo ngayon? Ang pagiging espiritual o ang pagiging karnal sa pamamagitan ng hindi pagsusunod, pagiging relihiyoso lang? So kayong mga masyadong dumedepende sa inyong pagiging religious, kala nyo pagka-relihiyoso ninyo, maliligtas na kayo. Napakalaking pagkakamali po sapagkat ang batayan ng kaligtasan ay ang kanyang mga salita. Binasa ko kanina bago tayo natapos, no? Ang 1:12:48. Sinabi niya, kung sino magtakwil sa akin, hindi tumanggap ng aking sinalita, merong isang hahatol sa kanya. Ang mga salitang sinalita ko ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ngayon, ang mga kapahayagan ng Ama na katulad nito, bago mo malaman, ipagkakaloob sa iyo. At meron din siyang sekreto na may nagtatanong sa atin, no, na bakit daw sinasabi kong ang ikalawang pagbabalik naririto na, samantalang wala namang taong nakakaalam niyan. Wala sa oras, walang tao, ni ang mga anghel, ang Ama lamang na nasa langit. Pero hindi nila alam, ang mga kapahayagan ng mga liyon na bagay ng Ama ay pinagkakaloob niya sa mga natatakot sa Kanya. Basahin po natin ang Mateo 24:36, ganitong sinasabi. Opo, Pastor, sa Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Yan, mga
mga espiritual na kaalaman na atin pong natanggap mula po sa ating makapangyarihang ama sa pamamagitan ng kanyang anak. At labis na labis po talaga ang pag-ibig ng ating makapangyarihang ama sa bawat isa po sa atin sapagkat hindi niya po pinapahintulutan na patuloy po tayong maligaw ng landas at ipinadala niya po sa atin ang ating mahal na pastor upang maituwid po ang lahat po ng ating mga maling paniniwala. At ito nga po ngayon, mga kapatid, tayo po ay naliwanagan sa mga bagay na espiritual. Praise the Father. At sa dakong ito, Pastor, tunghayan po natin ang ating benchmark. What do you think should the President have done to the proposed Magna Carta for the Poor? Ayan po, Pastor. At sa ating pong wika, ano po ba sa tingin ninyo ang marapat gawin ng Pangulo sa inihaing Magna Carta for the Poor? Well, bineto ito ng ating Presidente. At palagay ko, tama naman yun, kasi hindi pa talaga napapanahon. Kasi kung isasign into law yun, dapat i-produce ang budget niyan. No? So magiging walang kabuluhan yung bill na yun, no, magiging batas, kung wala namang pondong itutustos dito. So hindi pa siguro sa aking, maganda yung panukala, maganda yung proposal. Kasi ito ay para sa ating mga kababayan, na mga dukha, na mga maralita para magkaroon sila ng mga basic rights for food, employment, quality education, shelter, and basic health services. But because wala pang makikitang pondo ito, so anong gagawin ng gobyerno pag sinay niya yan at pagkatapos ipaprad ng mga tao na gawin na niya ang kanyang pinirmahan, wala namang maitutustos. No? Sa palagay ko, maganda itong panukala pero hindi pa napapanoon sa panahong ito sapagkat marami pa tayong kinakaharap ng mga problema. E marami naman sa mga batas na nangyari, na nagawa ng batas, hindi naman ma-implement dahil wala rin budget. Lalo na ito, napakalaki ng budget na gagamitin dito. So, idalangin natin na ang ating bansa ay umunlad at magkaroon ng sapat na pondo at ito ang dapat i-implement sa mga panahong yun. Ipasa natin. Pero sa ngayon, medyo hirap pa ang sitwasyon ng pananalapi ng ating bansa at maaaring maging long-term goal na lang muna to. Short-term goal ngayon, harapin natin kung anong krisis na kinakarap ng bansa tulad ng power crisis dito sa Mindanao na marami na ang mga taong napakalalana ng sentimiento laban sa gobyerno na wala naman daw ang ginagawa. So ito yung dapat atupagin at harapin. Ito, long-term goal. Dapat ganito talaga yung isipin natin. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At narinig po natin ang opinion ng ating pinakamamahal na Pastor hinggil sa issue ng proposed na Magna Carta para po sa mga mahihirap. At bago po tayo magpatuloy, Pastor, batiin po muna natin ang lahat po ng mga tagapakinig sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng 17 Sunshine Radio Stations sa buong Pilipinas. DZAR 1026 Manila, ang DZRD 981 Dagupan, DZYT 765 Tuguegarao at sa iba pa pong mga tagapakinig ng mga Sunshine Radio Stations. Hindi ko po nabanggit, magandang araw po sa inyong lahat. At greetings po sa mga online listeners at televiewers viewers via live stream sa ating mga websites, ang sunshineradio.com, sunshinetvradio.com at smni.com. Para po sa inyong mga katanungan, komento at mga prayer request, huwag po kayong mag-atubiling, mag-text o tumawag po sa mga numerong ito, 0917-549-6459 at 0929-208-3970 o di kaya'y mag-email sa pl@kingdomofjesuschrist.org or info@kingdomofjesuschrist.org. Praise the Father. At dumako na po tayo sa ating mga text messages, Pastor. Praise the Father. Para po sa ating unang text message, ito po ay galing po sa mga Kingdom citizens ng Cavite. Kingdom greetings, all the faithful sons and daughters of the Almighty Father from all over the province of Cavite are joining you, Pastor, there in the New Jerusalem. We are all gathered here in the KLC of Trece Martires, feasting on the bountiful spiritual food, and we are so blessed. We thank the Almighty Father for the life of the appointed Son, who serves as our model towards spiritual maturity. Praise the Father through the Son. Praise the Father, all the Kingdom citizens in Cavite.
pagpalain po kayong lahat dyan sa mga KLC ninyo, lalo na yung KLC natin sa 13 Martires. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Ito naman po ay galing kay Jean Macabasco. At sinasabi niya po na sa aming pinakamamahal na Pastor, lubos po ang aking pasasalamat sa Ama sa pamamagitan mo sa kaligtasan. Tunay ngang namana mo ang mga katangian ng Ama, lalo na po ang tunay na pag-ibig, pagtsatsaga at pagtitiis. Maraming salamat po sa mga mana ng kapayagan na iyong ibinabahagi sa buong sanlibutan. Amen. Praise the Father. Pagpalain ka, Jean Macabasco. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Ito naman po ay galing kay Joel Yagas ng Puerto Princesa City Jail, Palawan, Puerto Princesa. Pastor, lagi akong nanonood sa inyong programa. Nakaka-bless po ang mga words of the Son. Maraming salamat. Joel Yagas ng Puerto Princesa City Jail, magpatuloy ka ng panonood at pakikinig para lalo kang pagpalain. Praise the Father. Thank you po, Pastor. This is from a viewer from Nova Liches. Greetings to the appointed son. I am loyal to my previous church, but one day, Pastor, I turned on my TV and I saw you. I was so amazed by the way you preach. Now, I don't feel like listening to the doctrine of that church anymore because I was enlightened by your doctrine. My church mates asked me to go back to the church, but they cannot encourage me to go back anymore because I want to enter in the kingdom of heaven on earth no matter what. My cousin also wants to join in the kingdom. Pastor. Praise the Father, viewer from Nova Liches. Welcome into the kingdom nation of the Father Almighty as a kingdom citizen. Praise the Father. And enjoy your rights and privileges as a son or daughter of the Father Almighty. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. This is a comment. Kingdom greetings, Pastor. We are watching your live program and indeed you are the manifestation of the second coming because you have wonderful wisdom and knowledge that come from the Heavenly Father. No one can deliver these kinds of revelations unless he is really from the Almighty Father. We praise and thank the Father for your faithful obedience. Amen. Praise the Father. Pagpalain ka, anak ng Diyos. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Ito po ay isang tanong. Paano mo po tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, Pastor? Well, sinunod ko ang kanyang mga salita. Ano man ang kanyang iutos, sinusunod ko. At itinalaga niya ako para dito. Pinagsisihan ko yung serpent seed ko, sinuko ko, at sinunod ko at sinabi ko, mula ngayon, susundin kita. Ano man ang mangyari, my heart is fixed, my mind is made up. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. At Pastor, please greet the newly baptized kingdom citizens here in the KLC of Los Angeles. JC Biscara, Christina Duenas, Hugo Berumin, Leo Cabrera, Christian Cabral, Mirna Reboliedo, Petra Singson, Aida Bumasel. Mga newly baptized kingdom citizens sa KLC ng Los Angeles. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama. May the Father's blessings be upon all of you. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Ligaya D of the KLC of Ottawa. I thank the Almighty Father through you, Pastor, at natagpuan ko po ang kaligtasan at pagtutuwid niya sa aking buhay sa pamamagitan ng iyong walang katulad na pangangaral na hindi ko narinig sa ibang relihiyon. Please include in your prayers that my loved ones will also receive the message of enlightenment as they watch you today, Pastor, and for physical healing of Maricardi. Ligaya D, pagpalain ka ng ating dakilang Ama, may the Father bless you. And we'll include Maricar for her healing. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Salamat po, Pastor. And this is from Ruth Dayakos of Doha, Qatar. Pastor, ako po ay isang born again. Kailangan ko pa rin po bang mapagbautismo sa kingdom? Sa pagbibigay naman po ng ikapo, saan ko po ito kukunin, Pastor? Sa gross po ba o sa net income? Wala po kaming day off dito, kaya sa TV po muna kami sumasabay sa pagsamba. Sana po ay isama ninyo ang aking pamilya para maliwanagan din po sila. Maraming salamat po. Amen. Ruth Dayakos of Doha, Qatar. Kinakailangan magpabaptize ka sa totoong bautismo na to. At sa pagbibigay ng ikapo, kung saan mo gustong pagpalain, net ang gusto mong may pagpapala o gross, pumili ka. Ang lahat ng mga yan ay tatanggap ng pagpapala sa ating dakilang Ama. So, sumabay kayo, magpatuloy kayo, na maglingkod at welcome kayo sa karyan ng ating Ama.
Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. This is from a viewer. Salamat, Pastor, sa patuloy mong pangaral ng mga banal na salita ng Ama. Ang panunod